Good morning po sa inyong lahat and welcome to Dream Life International Incorporated. Ang ipapresent ko po sa inyo ngayon ay isang opportunity na pwedeng makatulong at pwedeng magpabago ng inyong buhay. So sit back, relax, and watch the whole presentation. Okay, ang Umizoe or Umizoe International Incorporated is also known as and operating under the trade name Dream Life International Incorporated. It's a Filipino-owned company. So, I mean to say po, yung mga may-ari ng kumpanya natin is mga Pinoy po. And Umizoe was duly incorporated and registered last August 12, 2016 with the Securities and Exchange Commission. So, ito po yung SEC number natin. So, it means to say po, 4 years na po yung kumpanya. So, stable na po siya. Okay? This is the vision and the mission of the company. The core values of the company. So, your dreams, our passion, your future. So, ang ganda po ng core values ng company. Ibig sabihin po, yung ginawa ng mga may-ari, yung kumpanya, yung nasa isip talaga nila is yung mga distributors. Okay? So, these are the certification. So, we under SEC or Securities and Exchange Commission. So, lahat po ng government permits, meron po yung Dream Life. Meron din yung halal at saka FDA po para sa mga produkto. Alright, people behind Dream Life International. So, first is, ito po yung chairman natin, si Paul Dave Mascarenhas. So, si Paul Dave is isang atleta po, at siya na lang naman po yung anak ng presidente ng Chooks to Go Philippines. Alam naman natin yung Chooks to Go, di ba? The number one distributor of roasted chicken sa buong Pilipinas. This is a multi-billion peso company, yung Chooks to Go. So, it means to say, it runs with the blood po sa anak niya. Okay. Number two, we also have our president, Mr. Ryan Ranche. Siya po yung networker with his 12 years of experience in multi-level marketing. So it means to say po, experienciado na po yung presidente natin. Siya yung gumawa ng compensation plan at yung sistema. So product lines natin. First is we have our coffee. Ang ganda po talaga ng kape natin. So as you can see, the benefits of our coffee, it is sex enhancer, increases libido, increases fertility, immune booster, promotes digestion, energy booster, anti-cancer, slimming, increased stamina, enhanced memory. Oh, naka-enhance pa to ng memory natin. No? Reduces bad cholesterol, detoxifies the body from toxins, and promotes optimal cellular health. So ang ganda po ng rice and coffee, well known na po to sa market. Ang dami na kasing customers nito. Eh. Ang dami na gumagamit ng produkto natin. Ito pala yung... okay. Ito pala yung ingredients na kape natin kung bakit siya sobrang ganda. So may mocha root, tongkat ali, panax ginseng, ginkgo biloba, ito yung memory enhancer. Ang ganda, may moringa pa. So alam naman natin ang daming health benefit ng moringa. So graviola, graviola is known for its anti-cancer properties. Ganoderma din, tapos Tribulus terrestris. So, it is also widely used to enhance sexual desire. So, sa mga manoy po dyan, I mean, sa mga lalaki po dyan, yung hindi na tumatayo yung mga manoy nila. So, you better try our coffee, rice and coffee. So, pangalan pa lang, magra-rice ka na eh. Alright, so next in line, we also have our calcium ascorbate or yung complete C natin. This is a vitamin C. The good thing is, this is not just a normal vitamin C. So, ito yung ingredients ng complete C natin. So, ang ginagamit natin vitamin C is calcium ascorbate because we all know calcium ascorbate, ito po yung safest na buffered alkaline vitamin C. So, mas maganda po ito siya. Kasi, pag i-compare natin to sa sodium ascorbate, yung sodium kasi, pag high intake na yan, nakakasira yan sa kidney. Kaya, yung ginamit ng kumpanya, calcium talaga. So, it also selenium and acetylcysteine, vitamin D3. Kung alam natin, may mga vitamins din sa labas na vitamin D3 lang. Sobrang mahal. Guys, ang kagandahan, no, yung complete C natin, may vitamin D3 na, may zinc pa. Tsaka may collagen. So, yung collagen, if you can see, it improves skin elasticity, reduce wrinkles, boost skin hydration. So, yung vitamin C natin, hindi lang to nagpa-boost ng immune system, nagpapaganda pa ng skin. So, yung mga may wrinkles na dyan, di ba, yung saggy na yung skin natin, you can actually take our complete C, no, para babalik yung youthful at saka radiant skin natin, right? So, may quercetin din siya.
So as I've said, this is not a normal vitamin C. This is what we call complete C. Ang ganda talaga ng produkto natin. Lalo na ngayon, pandemya, advice talaga ng lahat ng mga doktor that each of us take vitamin C para maging yung immune system natin, stronger yung immune system natin para hindi kaagad ng mga sakit. Mahirap magkasakit ngayon, guys, believe me. Puno-puno yung hospital dahil sa COVID, no, 19. So ang kaganda ng complete C natin, hindi lang 'to nagpo-protect ng mga sakit, nagpapaganda pa ng katawan at saka skin natin, nagpapagwapo at saka nagpapaganda pa. Right. So how to become a member? So to become a distributor, all you need to do is to purchase a product package worth 1,000 pesos. So ganun lang po siya kamura, 1,000 lang po, member ka na. So you can choose from two options. So it is like buying something that you can consume plus a good business that you can gain profit from. So imagine nyo guys, sa 1,000 nyo, may package na kayo, may produkto pa, tapos may negosyo na, which pwede ka nakikita. So ito yung package na pagpipilian natin. Package A, yung complete C. Package B, dalawang boxes ng coffee or Ryzen coffee. Compensation plan. So ito yung pinaka-importante. Right? So listen to this, guys, no? So we have 6 ways to earn. Number 1, retail profit or direct selling. Number 2, direct referral income. Number 3, match sales bonus. 4, direct override commission. 5, yun na level bonus. And 6, global pool sharing. So, i-discuss ko lang to isa-isa. Number 1, direct selling. So, retail sales is the foundation of dream life. By selling our products to our avid customers, thus making our business last for a lifetime. So, sino ba naman yung hindi gusto ng long-term na negosyo? Lahat tayo gusto natin yung long-term, di ba? Okay, so once you become a member, you will enjoy up to 50% discount on all products. So for example, yung Ryzen coffee natin, pag member ka na, 200 na lang, retail price 400. So pag nagbenta ka niyan, may kita kang 200 pesos. So complete C naman, distributor's price 500, retail price 1,000. Laki, may 500 ka ng income pag makabenta ka na isang bote. Okay, for example, in a day, you can sell 5 Ryzen coffee boxes. Isang araw, makabenta ka lang ng 5. May mga kakilala ko, nagbebenta sila 10 to 20 boxes a day. So, kung sabihin natin 5 lang. So, times 200, makita kang 1,000 per day. So, kung i-multiply natin yan na 30 days, makita ka 30,000 a month, guys. Just imagine, malaki pa yung kita mo sa mga managers dyan sa labas. Working 8 hours a day. So, dito, siguro post mo lang yan sa Facebook eh. Okay, example din, in a day, you can sell 3 bottles of Complete C. So, times 500, makita kang 1,500. Ang laki nito. Times 30, that's 45,000 per month. So, just imagine that. This is just from direct selling. No? Tapos, yun ang kita mo. Number 2, direct referral income. So, you can start earning right away. Earn as much as 200 pesos activation wallet. So 200, may breakdown siya, 100 activation wallet, at saka 100 product gift certificate. So as long as maka-invite ka na or makabenta ka ng product package, no, may 200 ka kita. So just for example, nakabenta ka ng tatlong package sa tatlong mong kaibigan. So bumili sila ng package, depende yan sa gusto nilang produkto. So may kita kang 200 each. So it means to say po, may kita ng 600 pesos by selling product package to your friends. So, ang kagandahan dito, nagustuhan mo yung produkto, tapos shinare mo lang, may kita ka. Diba? Unlike yung sa labas, or diba, hindi naman natin talaga yan maiwasan na may nagustuhan tayong product, tapos i-endorse natin sa mga kaibigan natin, tapos bumili din sila. The question is, kumita ka ba? Diba? Wala. E dito, endorse mo lang, kumita ka pa. Number 3, match sales bonus. So, as an active distributor, you must build your dual team by personally sponsoring at least one on the left and one on the right. Ibig sabihin po kasi, yung sistema ng kumpanya natin is binary. So, dalawa lang po. Sa karami-raming kaibigan, kakilala, relatives na connected sa'yo, dalawa lang po yung kailangan natin. Alright.
So, one package is equivalent to 100 points. Tapos, 100 points sa left and 100 point value or PV sa right, magmamatch yan, may kita kang 400. So, for example, this is you. Tapos, may dalawang invite ka or nakabenta ka ng dalawang package. Tapos, yung isa, nilagay mo sa left. So, meaning to say, may pumasok na 100 points sa left mo. Tapos, may pumasok din na isa sa right mo. So, may pumasok din 100 points. So, automatic yan. Pag may pumasok na 100 sa left, 100 sa right, matching bonus, makita kang 400. So, what if ito si friend A at si friend B nag-invite din, nag-imbita. So, hindi na ikaw yung nag-invite. So, what if si friend A, so naka-invite siya ng tatlong kaibigan. So, may pumasok na 300 points sa left mo. Si friend B naman, may pumasok na tatlo din. So, may pumasok na 300 points din sa right mo. Diba? Ang kagandahan nito, hindi na po ikaw yung nag-invite. Si A tsaka si B na. Pero, may kita ka pa rin 1,200. Alright? What if naman, okay, itong tatlong to, naka-invite lang ng tig-iisa. So, mean to say, may pumasok na tatlo, may 300 points dito. So, what if dito naman, may pumasok lang ng isa kasi yung isa lang yung nag-active. So, sabihin natin. So, may pumasok naman ng 100 points dito. Kahit hindi na po ikaw yung nag-invite, okay, makita ka pa rin, 400. So, dito, GC na. Kasi, ang safety net din kasi ng kumpanya is every fifth pair, instead of cash wallet yung ibibigay sa'yo, ang ibibigay sa kumpanya sa'yo is a product gift certificate. So, this is the fifth pair na kasi. So, kung bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, pang fifth na to. Pero dito, may naiwan pa pong 200 points value. Waiting na po to na, ano, na pwedeng maparisan sa right para kumita ka na naman. Okay, so we have 12 pairs maximum per day. Or sa isang araw po, dosing pares lang po yung maximum na pwede natin kitain. So times 400, you are entitled to earn 4,800 pesos per day or maximum of 144,000 per month. Just imagine guys, yung puhunan mo dito 1,000 lang. Pero yung potential income mo is 144,000 per month. Diba? Ang ganda ng negosyong yan. So, advantages of having multiple accounts. Alright. So, one account has a potential income of 4,800 per day or 144,000 per month. Kung isa lang yung kukunin mo. It means to say, yung nilabas mo dito is 1,000 lang. Pero, kung tatlo yung kukunin mo or 3,000 yung nilabas mo dito, so, three accounts has a potential income of 14,400 per day or 432,000 per month. Just imagine, magkano yung puhunan mo? 3,000 pero 432 yung potential income mo dito, guys. Alright. You can also get 7 accounts. So, 7,000 yung nilabas mo, may 7,000 worth of products ka rin na pwede mong ibenta or i-consume mo. Bawing-bawi ka na yan. Just imagine, pag-join mo pa lang, bawi ka na. Tapos, pag may 7 accounts ka, okay, yung 7 accounts has a potential income of 33,600 per day or 1,008,000 per month. So, milyonaryo ka na dito. Yung nilabas mo dito, 7,000 lang. May produkto ka pa. Diba? May negosyo ka na additional na pwedeng kikita ng 1 million. So, guys, ang ganda talaga ng dream life. Alright. Note, you're only allowed up to 7 accounts per name. So, maximum accounts natin dito is 7 lang. So, a KYC system is also imposed by the company to ensure legitimacy of the identification of individuals and to counter dummy accounts. So, ginawa ito ng kumpanya na 7 accounts lang, tsaka may KYC para wala pong mga dummy accounts. Alright? So, company safety nets. Number 1, maximum pairs flash out. So, dito, yung safety net ng kumpanya, kailangan din to guys. Kasi, pag walang safety net yung kumpanya o hindi na siya kikita, ibig sabihin yan, hindi na rin tayo magkikita-kita pa. No? So, importante din talaga na kumita yung kumpanya para magtuloy-tuloy yung ano, negosyo. So, fair naman. So, number 1, maximum pairs flash out. Match sales per day is only 12 pairs per day with 2 cycles. So, 6 pairs per cycle. So, unang cycle is 12:01 early in the morning until 12 noon. Ang second cycle naman is 12:01 sa PM until 12 midnight. Yan ang second cycle. K,
Okay, number two, fifth pair GC. So every fifth pair, yun nga yung sinabi ko kanina. So every fifth pair, instead of activation wallet, it will be a product gift certificate po yung kita nyo dito. Number three, so 12 pair reactivation. Every time an account reaches 12 pairs, an auto reactivation will occur. This will activate the account as new entry. And amount of 1,000 will be deducted. So pagdating mo po ng 12 pairs, so 12 kapares, mag-reactivate po yung account nyo. So it means to say, it will activate as a new account. Isa din po yan sa safety net ng kumpanya para hindi siya malugi po, para tuloy-tuloy nga yung service ng kumpanya. Alright, safety nets has been implemented by the company to assure stability and ensure a long-term business between the company and among distributors. Okay, so yun nga, sino pa naman yung hindi gusto na long-term na negosyo? Lahat tayo gusto ng long-term, tama ba? No, yung pinagpagura natin ngayon, pwede nating maipasa sa mga mahal natin sa buhay. Kung mawala na tayo, yun talaga yung importante. Legacy. Kumbaga. So kung parang nagplant tayo dito ng mangga, no? Pag namunga na siya, tuloy-tuloy na nga. Okay, so dito na naman tayo sa matching bonus power of 2. So anong ibig sabihin dito? So for example, this is you, tapos sa isang linggo lang naka-invite ka lang ng dalawang tao, no? So isa sa left mo tsaka isa sa right. So ang mangyari niyan, may pumasok na 100 points sa left mo, tapos may pumasok na 100 points sa right mo, may kita kang 400 pesos. So ang nangyari, so what if lang, ganito lang yung scenario, after 1 week, nag-stop ka na, but ang ginawa mo lang is power of duplication. So ang sinabi mo lang kay Direct A, tsaka kay Direct B, sa isang linggo din, dapat maka-invite lang din sila ng dalawa. So ang nangyari, so nag-invite din sila ng dalawa, so dalawa din dito, so may kita ka pa rin 800. Just take note, sa linyang to, hindi na po ikaw yung nag-invite. So same scenario pa rin. So the third week, yung dalawa nag-invite ng dalawa, so naging apat, dito naging apat. Ikaw, may kita ka pa rin 1,600. But the thing is, ikaw pa ba yung nag-invite dito? Di ba hindi na? Alright, let's continue. So the fourth week, may pumasok na 8, may kita kang 3,200. The fifth week, may pumasok na 16, so may kita kang 6,400. The sixth week, may pumasok na 32 katao dito sa left, may 32 tao sa right, may kita kang 12,800. The seventh, may 64. Tapos yung eighth week, may pumasok na 128 sa left, may 128 sa right. So may kita kang 51,200 po. So total in 8 weeks, may kita ka pong 102,100. So that is 2 months potential income from matching bonus. So take note po, ikaw to, dalawa lang po yung in-invite mo, tapos nag-duplicate lang. Ganun po kaganda yung negosyo natin. So magkano din yung puhunan? It's only 1,000 pesos po. Okay, so next, as we have this direct override commission. So anong ibig sabihin yan? So earn 10% override commission from the binary income of all your sponsor distributors. So ibig sabihin yan po, sa lahat ng mga direct nyo or directly sponsor nyo, kayo po mismo yung nagbenta ng product package, may kita po kayong 10% override sa lahat ng binary income nila. So for example, si Direct A, kumita siya ng 4,000. So ikaw po yung sponsor, may kita ka rin 10% or 400 pesos. So what if si Direct B kumita ng 6,000, makita ka ng 600. Si Direct C, makita ng 8,000, makita ka ng 800. Lastly, si Direct D, what if makita siyang 10,000? So makita ka rin 1,000 pesos. The good thing is, kumita ka ng 2,800 pesos. Example lang po to. The question is, ikaw ba yung nagtatrabaho niyan? Hindi na po. Pero sa lahat ng mga tao na directly sponsored by you, may kita ka sa kita nila. So, ganun po kaganda yung sistema ng kumpanya natin. Alright, note. All income for binary program is directly converted to packages and or product based on SRP and may be converted to cash by selling, transferring, or activating directly to a package or a product buyer. So, anong ibig sabihin nito? Lahat po ng income natin sa binary, para ma-encash natin yan, for example, may mag-join sa grupo niyo, all you need to do po is i-transfer lang po natin yun, yung cash wallet natin para magiging activated po yung account ng mga magjo-join sa inyo, sa grupo nyo. So, ibig sabihin po, yung bayad nila na 1,000,
dyan na po ibabayad sa inyo. So, the good thing about this is anytime po, ma-incash po natin yung wallet natin. So, we don't need to wait for, tulad ng ibang kumpanya, 1 week, 1 month, bago tayo maka-incash. Dito po, araw-araw, kahit anong oras. So, as long as may mag-join, kunin mo yung pera, yung bayad ng 1,000, tapos mag-transfer ka ng wallet sa kanya para ma-activate siya. Ang kagandahan, yung product package niya, yung company na po yung magpapadala door-to-door po. Ganun po ganda yung sistema ng kumpanya natin. Alright? So, number 5, Unilevel Bonus. So, earn 10 to 20% from different levels of your network. So, ito na po yung Unilevel. Based na po to sa repeat purchase. So, meron tayong hanggang 7th level. So, from first level, may kita kang 20%. Yung second, may 10%. Yung third, may 10%. Fourth, may 10% ka rin. Yung fifth, may 10%. Yung sixth, tsaka seventh, meron kang 20%. So, just imagine guys, yung sixth at tsaka seventh level, sobrang daming tao na yan. Yung level na yan. So, may kita kang 20% sa lahat ng binibili nila. Hindi talaga yan natin maiwasan sa sobrang ganda ng produkto natin. Bibili at bibili talaga yung mga tao natin or kahit ikaw naman. So, for example, yung first level mo, ito. Example lang to. What if yung first level mo, yung first level, it means to say, ikaw mismo yung nag-invite. So, it doesn't mean na yung dalawa lang. Kahit ilang tao yan, basta ikaw yung nag-directly sponsor. So, hindi yan natin ma-ano kung saan yan nilagay mo kasi you can have that as a spillover. So, for example, itong lahat, may 6 na direct ka sa first level mo. So, may 20% ka dyan. So, what if ito, pag itotal natin to, this is 2,300 points. So, may 20% ka. Imagine guys, may kita kang 460 pesos. The question is, ikaw ba yung bumili niyan? Pera mo ba yung ginamit? Mapipigilan mo ba yan sila magbenta? Diba? So, every time magbenta sila, mag-consume sila ng product, may kita ka. Okay. So, sa second level mo, may 10%. Third, ito na po yun. Okay, so note dito. With dynamic compression. Ang ibig sabihin po ng dynamic compression, kasi may maintenance tayo para kumita ka ng Unilevel. So, maintenance natin is dapat pakamaintain ka ng 100 points every month. Para, lahat ng repeat purchases ng downlines mo, yung grupo mo, may kita ka. So, pag example lang, yung downline mo, hindi naka-maintain. Sabihin natin, yung fourth level mo, hindi siya naka-maintain ng 100 points. So, instead, yung kita niya, aakyat yan. Okay? So, mawala siya. So, yung kita niya, aakyat yan sa third level, second, at saka sa'yo. Yun po yung ibig sabihin ng dynamic compression. So, we have the first ever real-time Unilevel. Ang ganda po, real-time yung Unilevel natin. This is the first ever sa buong industriya ng MLM. So, mean to say, maintenance is 100 points, tapos every month, and must be maintained on or before the 28th of the previous month. Kasi real-time kasi yung Unilevel natin. So, ibig sabihin po, para maka-enjoy ka ng Unilevel for the succeeding month, dapat yung previous month niya, naka-maintain ka na. For example, sabihin natin, December, or sabihin lang, September. Para may Unilevel income ka sa September, dapat sa August naka-maintain ka na. Yun po yung ibig sabihin niyan. Kasi real-time yun yung level natin. Okay, this is the point value per product. So, yung Rice and Coffee, may 20-point value siya. Tsaka yung Complete C, may 50-point value siya. Alright. So, Global Pool Share. Ito na pong yung last ways to earn natin. So, 70% of the total repeat purchase points of the whole company will be shared by distributors who reach the certain level of ranking. Profit shares will vary from your personal repeat purchases and also depending on your rank or level position. So, may leveling position po to. Okay. So, points are computed from all the repeat purchases of all your network until the 7th level. So, accumulation of points has no time frame and with no demotion policy. So, ibig sabihin po, lahat ng points ng mga tao mo, di ba, from your first level until seventh level, yung sa Unilevel natin, so, i-compute po yan or accumulated yan. So, by the time aabot yan ng certain level, magkakaroon ka po ng ranking. Ang kagandahan po ng ranking natin, walang time frame. So, kahit kailan, basta maabot mo lang yan ng grupo mo. Tsaka, no demotion policy. Di ba? Unlike ng ading ibang kumpanya, pag hindi ka maka-maintain or hindi mo maaabot yung maintenance nila, madi-demote ka. Dito po sa Dream Life, no demotion po. So, for example,
yung 7th level mo, I mean, yung buong grupo mo sa 7th level umabot ng 10,000 points. Tapos, ikaw, magiging ruby ka na. So, pag may ruby ka na, pag magiging ruby ka na, guys, it means to say, may share ka na po dyan sa, ano na yan, sa rank na yan. So, lahat ng 70% of the total repeat purchase po ng kumpanya. So, may share ka dyan. Depende po yan kung magkano. Kung aabot ka ng 70,000, maging emerald ka na. Kung aabot ka ng 200,000, magiging diamond ka na. Ang kagandahan, guys, the higher level you get, lumalaki po yung kita natin. Bakit? Pag example lang, diamond ka na. Kung diamond ka na, may kita ka sa bracket na to, may kita ka rin sa bracket ng emerald, tapos may kita ka rin sa bracket ng ruby. Kasi diamond ka na, ganun po yung sharing niya. So, what if umabot ka na ng 500,000 points? So, magiging Hall of Famer ka na po. Pag nasa tuktok ka na talaga, from all fourth rankings, okay, or positions, may share ka dyan. So, ganun po kaganda pag nakaabot ka na po ng Hall of Famer. Alright? So, disclaimer. Importante ito. All income potentials are mere projection based on the company's compensation plan. It is not guaranteed that you will earn as such. The mere fact that the business model will always be dependent on the time, effort, and most importantly, the production of each distributors have generated. Tama naman po pala. Lahat po ng diniscuss ko sa inyo, projection po yun. Yun po yung compensation plan ng kumpanya. You may or you may not earn that. Depende po yan sa binigay mong time, effort, and most importantly, production. Okay? So, it doesn't mean po, pag mag-join ka ng kumpanya, mag-invest ka ng 1,000, yayaman ka na kagad. No, mali po yun. Dapat trabahuin mo po yan. Lahat po tinatrabaho. Ang kagandahan lang, dito, ang liit po ng puhunan natin, pero ang laki ng potential income natin. Alright? To ensure longevity of the business and to protect the interest of both companies and distributors, the company may impose adjustment that may affect the said marketing plan. So, to preserve and continue the service and compensation of the distributors. So, kung kailangan mag-adjust ng kumpanya para magtuloy-tuloy yung negosyo natin, the company will do as such. Alright? So, the future is in your hands. So, yun po yung buong compensation plan ng Dream Life International Incorporated. But before I close this presentation, may papikita po ako sa inyo or may share po ako sa inyong insights para po to help you decide kung magjo-join ba kayo dito sa kumpanya natin or hindi. Alright? Just watch until the end. Hello guys, ito just an eye-opener po. Based lang po ito sa mga experience natin kung bakit po natin i-consider yung Dream Life. Okay, so ito po yung self-said closing remarks and also an eye-opener po para sa inyo lahat. Okay. Ganito kasi yan. Sa mundo kasi, there are only 6 ways to make a living. Graduate ka man or hindi ka graduate. Okay, may ani po tayong pagpipilian para kumita tayo or you earn a living para mabuhay ka. Kasi lahat tayo dapat kumita eh. Kasi it doesn't mean that garapal tayo na pera-pera lang yung mukha natin. But basically po, we need money in order for us to live in this world. Lahat po may presyo, lalo na sa mga material things na kailangan natin. They say that money is the root of all evil. But you know what? Ang tamang word niyan is without money is the root of all evil. Kasi bakit may nang hold up, di ba? Bakit may nang nakaw? Kasi sa kakulangan yun eh. Alright? So ito yan. Share ko lang po ito sa inyo. 6 ways to make a living. Number 1, employment. Number 2, magnegosyo ka. Number 3, pwede kang papasok ka ng showbiz, mag-artista ka, malaki rin kitaan dyan. Or number 4, you'll go into sports. Alright? Pwede din. Or, ito, malaking pera dito sa politiko ng mga politics. Kaya nga ang daming naghahabol sa silyang yan eh. Kasi, ewan ko na lang. Okay, alam na natin anong meron dyan. Or number 6, ito, illegal ways. So, ito po yung 6 ways to make a living.
para kumita ka. Kung meron pa kayong ma-add dito, add nyo na lang yan. Pero based on our experience, based on my experience, ito lang po yung anim na pwedeng pagpipilian natin. Okay, so tanong ko lang sa inyo. Sabihin natin, illegal ways, kaya nyo ba to? Kung kaya nyo yan, basically you don't need dream life. Kung nag-illegal na kayo, yung family nyo, illegal na. Wala kayong kitaan dyan. Depende na yun sa inyo. Either you want to make it straight or mag-stop kayo, tapos mag-divert kayo sa mga legitimate na negosyo. It's still a fun. Depende yun sa inyo. Okay? So, kung wala kayo nito, so tanggalin natin yan. Alright? So, tanggalin natin. So, what about here? Politics. Alright? Kung nakalinya kayo dito, well, you don't need dream life. But if wala, wala sa dugo ninyo yung politics, so tanggalin din natin yan. So, dito na naman tayo sa sports. Sports, maraming umaman dito. Lalo na, for example, si Senator Manny Pacquiao, no? Pero, kikita ka dyan sa sports, but you need to be one of the best. Kung may kamao kang ganun kalaki, I mean, ganun katindi, or ganun kalakas sa kamao ni Senator Manny, then go boxing. Pero yung kung meron yung ano, kung meron yung nakuha mo lang sa kanya is yung mukha lang, believe me, hindi ka maging bilyonaryo dyan. Right. So sa tingin nyo kung ano, yayaman ka sa sports, then you know what, pursue your career. But if you think na medyo alanganin, then tanggalin din natin yun. Alright, so ito sa showbiz, pwede ka rin kikita dito. Kung may lahi kayong artista, then go on. Pwede kang magmilyonaryo dyan. Endorsement pa lang eh. But if not, wala. Kung pangarap lang, pangarap lang tayo maging artista. So, tanggalin din natin yan. Okay, so when we end up to this two ways to earn a living. Okay? Two ways to make a living. It's either employment or magnegosyo tayo. It's your choice. It's your choice talaga. After kang mag-graduate or even wala, hindi ka nakagraduate, actually, ito lang yung pagpipilian mo eh. Either mag-empleyado ka or mag-negosyo ka. Diba? So, comparison. So, compare natin. Either yung isang employee or maging boss ka or owner ka ng negosyo. So, may comparison yan eh. So, at least alam natin kung saan tayo. Anong gusto nating pipiliin. Okay, so number one. Example lang, sino yung nag-o-open tsaka nag-close ng office? The question is, empleyado ba? Or negosyante? Or yung owner? Diba? Sino? Of course, empleyado yan. Diba? Yung mga guard yan, nag-o-open ng stores. Sila din yung nagsasara. Hindi mo makikita yung mga owners dyan. Siguro pupunta lang dyan sa tindahan nila or sa mga malls just to check the counter siguro, no, kung magkano yung kita. I never see Mr. Henry C. namatay na lang yun, no? Or Mr. Ayala going to Ayala para i-check yung tindahan. Diba? Meron siyang mga staff, may management, etc. Okay. Number two, who works 8 hours a day? So, sino ba yung gumising ng maaga? Okay? At saka nagtatrabaho ng walang oras. Of course, empleyado pa rin. Okay? Kasi yung empleyado yung binabayaran ng 8 hours a day. Eh. Yung hindi ka mag, ano, hindi ka mag-present, or no work, no pay ka pa nga dyan. Eh. Diba? Kung hindi ka magtatrabaho, wala kang sweldo. Ganun lang yan. Number 3, who gets paid less? Of course naman, obvious yan. Si empleyado yan. Kasi nga, binabayaran yung empleyado ni boss. Alright. So, who have big houses? Of course, yung mga may-ari kasi silang kumikita ng malalaki eh. Siguro si empleyado, sabihin natin may malaking bahay to pero bilid ni utang. Utang. Okay, pero yung mga may-ari, cash yan eh. Diba? Just try to compute guys kung magkano yung binabayad ni owner sa'yo. Siguro sabihin natin 1% lang yan ng kita niya. Diba? So, number 5, who have nice cars? Of course, si owner. Sayang may mga magagarang kotse.
May nakita ka bang ano, janitor naka Ferrari? Sabihin natin, teachers, no? May nakikita ka bang teacher naka Durango, di ba? Or naka Lamborghini? Wala yan guys, pangarap na lang yan. So number six, who lives a good life? Of course, si boss or yung may-ari. Di ba? Lahat kasi ng kitaan nandiyan sa kanila eh. Sila kasi yung may-ari. So, empleyado just being paid by these people here. Who has time, freedom. Of course, si boss. Di ba? Boss, let their money work for them. So, paano nila ginawa yon? Kung empleyado ka, binayaran ka ng 8 hours a day para magtrabaho sa kanila. In return, magkano yung production mo. Di ba? So, who often gets what he or she wants? Obvious yan, si boss pa lang. Si boss pa rin. So, given in this example, guys, so, which do you prefer? Gusto nyo bang mag-empleyado or mag-owner? Di ba? Example lang to eh. Tama naman to eh. Experience to ng mga empleyado. Experience ito ng mga boss. Don't tell me gusto mo maging empleyado. I'm not against employment, but you know what? Reality, this is a reality check lang ba? Totoo to eh. Diba? So of course, everybody of us wants to become the boss. But, here's the thing. To be a boss, you need to own a business. Tama ba? So paano ka maging boss kung wala kang negosyante? O boss ka lang siguro sa bahay niyo. Sa bahay ka lang nagiging boss, pero sa totoong buhay hindi. Right, so to be a boss, you need to own a business. So may comparison na naman tayo. So compare natin yung traditional business tsaka si Dream Life International Incorporated. Alright. So number one, yung negosyo needs capital ba? Yes, of course. So traditional business, kailangan mo ng big capital. Actually, millions yung kailangan eh. So, if yung capital mo nasa 100,000 lang, 200,000 yan lang yan, believe me, it's just a small business. At totoo lang, kahit itanong mo yun sa mga negosyante. Okay? Less than a million capital is a small business pa rin yan. Kung gusto mo ng, ano talaga, malaking kitaan talaga, o, for example, mag-franchise ka ng Jollibee, franchise ka ng McDonald's, or any food chain na okay na yung kita, okay na yung negosyo, diba? That will, ano, amounting to millions yan. The question is, may million ba tayo? Alright. Dito sa Dream Life, guys, imagine yung capital natin dito is very, very small. It's only 1,000. Diba? Magkano bili mo sa cellphone mo is more than 1,000. Wala kang negosyo dyan. Dito sa Dream Life, 1,000 lang puhunan natin. May produkto ka na, may negosyo ka pa. So guys, consider Dream Life talaga. Okay. So number two, operational expense. Okay, traditional business. Ang gusto mo talagang mag-traditional business? Tingnan mo to. Yes, of course. Traditional business, kailangan ka magbayad ng rental. Kung nagre-rent ka lang sa office mo, o tindahan mo, or anuman yung negosyo mo, kung wala kang sariling building, of course, magre-rent ka. Alright? So, operational expense yan. Yung bills, ano yung bills? Kuryente, tubig, etc. Right? Tapos yung empleyado mo. Diba? Kung may sari-sari store ka, of course, ano ka niyan? Tawag dito, magsweldo ka ng tindera or tindero, or kung may restaurant ka, of course magsweldo ka ng cook, etc. Kung may internet cafe ka, magsweldo ka ng staff, di ba? Dito sa Dream Life, no, hindi mo kailangan magbayad ng operational expense. Bakit? Yung rent ng office, hindi ikaw nagbabayad niyan, kumpanya. Yung bills ng office, hindi rin ikaw nagbabayad yan, yung kumpanya din. Pero nagninegosyo ka using Dream Life, right? Wala ka rin binabayarang empleyado. Believe me guys, yung upline mo, hindi mo yan binabayaran. Yung downline mo, hindi mo rin yan binabayaran. Kusang nagtatrabaho yan, nagninegosyo yan. Tama ba? So dito, Dream Life, wala kang operational expense. Number three, affected by calamities. Traditional business? Yes, of course. Pag nasunog yung store mo,
May negosyo ka ba ba? Siguro meron uling. Earthquake, of course. Kasi ano yan eh, pag may tindahan ka, sabihin natin, nasa loob ng building tindahan mo, tapos may lindol, ano mangyayari? Closing building, closing tindahan mo. Lalo na ngayon, pandemya, no? Ang daming mga negosyong nagpo-close. Bakit? Affected kasi sila sa calamities eh. Pandemic eh. Okay? Earthquake, typhoons, of course, magsisirado yung negosyo mo. Diba? Affected yan by calamities yung traditional business. Kaya pagkita mo yan, magtanong ka. Dito sa dream life? No. Bakit hindi tayo affected ng calamities? Number one, yung negosyo natin dito, tao. Diba? Pag may sunog, tatakbo yung tao, magtatago yan. Pag may earthquake, of course, tatakbo din yan. Tatago yan. Kasi imagine, you know, nagtago siya dahil may earthquake or typhoons, pero nagbebenta pa rin ng kape. May unilevel ka pa rin dyan. Diba? So, sa dream life, hindi po tayo affected ng calamities. Bakit? Yung negosyo natin, tao. Tao po yung negosyo natin. Alright? So, yung tao po is, ano yan, tawag dito, mobile yan. At ang kagandahan, ang negosyo natin, dahil tao, kahit saan, pwede mong gawin. Okay, for example lang, ngayon, pandemic, pero ang lakas ng dream life ngayon, bakit? Kasi nga, yung negosyo natin, tao eh. Kausapin mo lang yung tao, tapos may produkto tayo na kailangan niya. Sabihin natin, yung vitamin C, para hindi siya magkakasakit kaagad o panlaban sa COVID, 'di ba? O yung kape para gising yung buong araw nila. Ganun 'yun. So we're not affected by calamities. Affected by competition, traditional business. Yes, we are affected by you will be affected by competition. Okay? So 'yun nga yung nangyayari, a small fish versus big fish. Eh. Kung nakita nyo sa school, di ba, ang magandang negosyo dyan is, sabihin natin, karinderya. Kung ikaw pa lang yung unang gumagawa ng karinderya dyan, okay lang. Lahat ng mga estudyante dyan na bibili sa'yo or dyan kakain sa'yo. Pero pag makita yan ng kapitbahay mo na business is booming, magtaka ka na lang, no, after one week or one month, may ibang karinderya na naman. Nasa tapat mo pa. Hanggang dumami yan, hanggang dumami ng dumami. Pag nakita yun ng mga big fish na, oy, maganda pala market dito, yan, magtayo na yan si Jollibee tsaka si McDonald's. Diba? Ano mangyayari sa small fish? Wala, kakainin niya ng big fish. So, yun yung competition sa traditional business. Okay, dito sa dream life, no, we're not affected by competition. Bakit? Kahit cross lines mo yan, upline or downlines mo yan, we are a helping business program, ang tawag natin dito. So, hindi tayo nagko-compete dito. Maybe meron sigurong competition, but a healthy competition. Bakit? If isang distributor natin na maging successful, cross-line mo yan, cross-line mo ba yan, or downline, or upline mo yan, the good thing is, yung tao na yan, yan ang tutulong sa'yo para makalipad din yung network mo. Bakit? May maituturo ka na tawag dito na testimony na kumita talaga or totoo talaga yung kitaan. So, mean to say po, success ng isa, success po ng lahat ng buong kumpanya, ng buong distributors. Kaya wala tayong, hindi tayo affected ng competition. Alright, number five, affected by human factor. Sa traditional business, yes. Lalo na yung mga dishonest ng mga empleyado. Just for an example, yung ito na lang, yung small business na tindahan or sari-sari store. Diba? Ang daming nabiktima na dyan sa mga tindera nila. Hindi nilista. Diba? Yung mga tindera kasi, sabihin natin, nagkaroon ng jowa. Yung jowa nila, tambay. Of course, galing basketball. Diba? Tapos, pumunta sa jowa nila na tindera. Tapos, nakita ng jowa nila na parang ano, pawis na pawis, uhaw na uhaw. The question is, anong ibibigay? Ice water ba or soft drinks? Of course, soft drinks 'yan ibibigay. Pag inom ng lalaki, oh, ano ba 'to? Sumasakit yung tiyan ko. Wala pa pala akong kain.
yun, nakita ni girl na sumakit yung tiyan ng ano ng boyfriend niya. Of course, bibigyan na naman niya ng siopao. Diba? Yung binenta. Yung benta ng tindahan or pizza man yan, ano man yung benta ng tindahan diyan. Tapos, diba? Pagbigay, kain na si boyfriend. The question is, ilista ba yun ni, ano, ni tindera? Kung wala yung may-ari, maubos na lang yung paninda niya, walang pumapasok na pera. So, affected din sa human factor. Sa dream life, of course po, hindi tayo affected niyan. May sarili nga tayong system eh. Hindi ka po, hindi po pwedeng, tawag dito, hindi po pwedeng maano ka ng upline mo or yung downline or crossline po. Kasi systematic po tayo. Just imagine for the cost of 1,000 pesos, may product ka na, may negosyo ka pa, may sistema ka pa. Diba? Lahat ng kita mo, makikita mo yan sa account mo. Lahat ng pumasok sa'yo, ma-monitor mo yan sa account, matatrack mo yan. Lahat ng kita mo sa binary, sa direct referral, lahat ng kita mo sa Unilevel, nakatrack yan sa account mo. Ganun po siya. Hindi yan madi-deny po. Kasi system yan. Makikita mo yan. Imagine po. Ganun po ganda yung dream life. Area limitation. Yes, sa traditional business, market is based on location. Diba? Pag may tindahan ka, yung market mo, sabihin natin, kung may tindahan ka sa isang school, yung market mo sa school lang. Hindi ka naman pwedeng magbenta dyan sa barangay mo tapos yung tindahan mo dun sa school. Or, pwede ba yan? Online tindahan? Siguro pwede, pero ang hirap niya, no? So, basically, traditional business kasi, kung saan yung lugar or located yung tindahan mo or ano ba yung or shop mo, yun din yung market mo. Tama ba? Sa dream life, no. Hindi po tayo limited ng area. Global market po tayo. Kasi online nga tayo, eh, di ba? Yung negosyo ng dream life is naka-online siya lahat. Ang kagandahan dito is kahit nasa Cebu ka, or kahit nasa Luzon ka, nasa Mindanao ka, tapos may mga kakilala ka sa iba't ibang lugar, pwede kang mag-market. All you need to do is just ipasam yung compensation plan or yung presentation, tapos makita nila, magustuhan nila yung negosyo, magbayad sila through bank. Ganun lang, kadali. Magbayad sila through bank, tapos mo yung kumpanya magpapadala, yung kumpanya na po yung magpapadala ng mga packages natin. Tapos ikaw, kung saan lugar ka man, once mag-register na yung in-invite mo, kung kahit saan man yan, automatic yung kita mo papasok din sa account mo. Ganun po siya kaganda. And it's a global market. You can do this anywhere in the world. Okay, as long as pwedeng ipadala yung produkto natin. Ganun po siya kaganda, guys. Walang area limitation. Sa 1,000 mo po, unlimited po yung market natin. Right? So, potential profit. Sa traditional business, ganito po yan. Pag nagkapital ka ng million, yung potential income mo is nasa 10 to 30% lang po talaga yan. Depende yan sa negosyo, ha? But this is based on reality po. Okay, based on statistics po to. So 10 to 30% from the capital, yun po yung income natin. So for example, naglabas ka ng 1 million, so expected na kita mo dyan 100,000 to 300,000 kung okay yung negosyo mo. Pero yung iba nga, nasa 5% lang, 4% lang, diba? Sa daming binabayaran na OPEX. Ganun siya, guys, yung traditional business. Alright, ang laki ng lika ng capital, pero yung kitaan is less lang. Right? But dito sa dream life, kung makita nyo, it's 14,400% yung kita mo. Bakit? Bakit nakita natin? Bakit nasabi ko yan? Ha? Kasi yung 1,000 mo, pwedeng kikita yan ng 144,000 sa isang buwan. Diba? Na-present na yan kanina. So, 144,000 sa isang buwan. Tapos, yung capital mo is 1,000 lang. So, that is 14,400% sa isang buwan po. Nakakalula po kung tatrabahuin mo lang talaga si dream life. Right? So, why people fail in life or any given opportunity? Believe me, guys, yung pinresent namin sa inyo, yung nakita nyo kanina, opportunity po to. Pero, bakit pa rin may mga taong nag-fail? Kasi ganito yan.
pag may makita kang isang negosyo, or sabihin natin, dream life, makita mo si dream life, pero may fear ka. Plus, may duda ka pa. Of course, pag may fear ka, may duda ka, diba? Sabihin mo, baka hindi lalago yung 1,000 ko, mamamatay ako pag ano. Diba? Sabihin natin ganyan, diba? May fear ka, may doubt ka. Of course, wala kang gawing action. So, kung wala kang gawing action, you get no result. Diba? Guys, doubt and fear steal more dreams than failure does. Tama to eh. Mas maraming pinapatay na mga pangarap ang duda tsaka yung fear. Guys, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Ito, duda. Ito lang. Kung nagduda ka sa 1,000 mo na hindi yan lalago, siguro, pagdudahan mo kung ito siguro mas okay na pagdudahan eh. Kung nagtatrabaho ka ba ngayon, kung kailan yan magdoble yung sahod mo. Diba? Siguro kung estudyante ka, ito pagdudahan mo, kung makagraduate ka ba. At, kung makagraduate ka, may trabaho bang naghihintay sa'yo? At pagdudahan mo, kung magkano yung sweldo sa trabaho niyan. Diba? Yun siguro dapat yung pagdudahan natin. Guys, kung yung buhay mo ngayon, kaduda-duda, wala kang reason magduda po. Or wala kang right magduda. Diba? Siguro, kung ano, kung yung duda, pwedeng yayaman ka dyan. Paramihan tayo ng duda siguro. But believe me, fear and doubt will take you to nowhere, guys. Okay. Based on experience yan. Okay. So what to do when you are given an opportunity? Number one, tanggalin mo yung takot mo. Ba't ka matakot sa 1,000? Diba? May produktong lumabas dyan eh. I mean, may natanggap kang produkto dyan. Diba? Bawi ka na eh. So, mag-work man or hindi siya mag-work, at least bawi ka na. May bumalik sa'yo na worth din sa 1,000. Diba? Ba't ka matakot? So, tanggalin mo yung takot mo. Tanggalin mo rin yung duda mo. As I have said, hindi yan nagpapayaman yung duda. Right? Mas magduda ka kung may future ka ba sa ginagawa mo ngayon. Right? So, okay. You take action, guys. So, palitan mo yung fear mo with action. Tapos yung duda mo, palitan mo with belief. Believe in God. Everything happens for a reason. So, kung nakita mo yung opportunity na to, it means to say po, may reason po to. But still, it's your decision to make. Not our decision to make. Sa, ang gawaan ko lang po is magpe-present ako sa inyo. It's either you grab it or not. It's your decision po. Okay? Pero what I can say is take action and believe. Believe in God. God is there. That's one thing that I'm sure of. Then you get result when you take action. And with that, you'll get your success. Okay? We make our lives out of our decision. Yan. Very important yan, guys. Every day, we decide. No? Either pagising mo pa lang or magde-decide ka na yan eh. Gigising ba ako? Hindi ba ako gigising? Maligo ba ako after? Or hindi? Kakain ba ako? Hindi ako kakain? Every day, guys, we make decisions. And in our lives, we make bad decisions. We also make good decisions. Hopefully, when you see this video, it's one of your good decisions. Nothing happens until you decide. Make a decision and watch your life move forward. So, si Oprah to eh. Tama din naman. Walang mangyayari po kung wala kang decision na gagawin sa buhay mo. Kung 10 years ka na pong nagtatrabaho, tapos wala namang nangyayari sa buhay nyo, you need to decide. You need to change something. Kasi if you don't change something, tapos nag-e-expect ka na ma-change yung life mo, you need to say po, you're a fool. Baliw ka na po. Right? Today's happiness depends on yesterday's choice. Just as today's choice will determine tomorrow's happiness. Tama po. Kung ano ka ngayon, kung anong meron ka, kung ano yung buhay mo ngayon,
that's actually the product, or that's actually the consequence of what you decide 1 month ago, or 1 year ago, or 2 years ago, 10 years ago. Depende yun eh. Kung saan ka nagtatrabaho ngayon dahil nag-apply ka dyan. Di ba? Kung today, you are struggling because of your boyfriend or your girlfriend, that's the consequence. Bakit mo siya sinagot? Di ba? So, kung whatever situation that you have right now, that's actually the outcome of your past decisions po. And whatever your decision today, that will determine your future. Kung mag-decide ka mag-join si Dream Life, tingnan lang natin. After a month, after a year, or after 10 years, or 5 years, tingnan mo yung buhay mo after dyan. Sa puhunan mong 1,000. But still, it's up to you. We're not here to force you, kasi buhay mo yan. Alright. You're always one decision away from a totally different life. It's true po. As I have said, every decision of our life matters. One good decision will really change your life 360 degrees. As I have said, everything happens for a reason. Depende na yan din sa inyo. Okay? So I know every one of us is praying every day na, Lord, please give me an opportunity or anything na magbago yung buhay ko. Pero, yun nga, di natin alam, no? Yung nag-invite sa inyo dito, yun po yung mga anghel na pinadala ng Panginoon para ma-change yung buhay niyo. But still, decision and action is for you to make, not by us. Okay. So, to wish for a change will change nothing. To make the decision to take action right now. Right now po, hindi bukas, hindi next week, hindi next month, but right now will change everything. And thank you so much po, and hopefully nakita niyo itong business as an opportunity na pwede magbago yung buhay nyo. And if you're interested, you just contact the person that invited you or that forwarded you this presentation. Thank you so much po, and God bless po sa lahat.